never ko nalaman kailan ba naging kayo. Kailan kayo? Princess and I naging kami po. Yung medyo patapos na yung Princess and I. To be exact, May 25. Ito, this May. May 25, 2012. Alam mo, you think dahil sa totoong kayo, you think that contributed a lot to the chemistry that you had as Katniel? Malaking bagay sa lalo nung nasisimula kami na. Kasi, hindi ko rin masagot pala masyado. Ngayon, kaya nga sinasabi ko magical kasi hindi mo naman masasabi na dahil naging kami nag-work. Pwede rin namang hindi nag-work dahil kami na rin. Oh. Diba? Na baka nawala na rin. Siguro dahil trinabaho din namin. Dahil may gusto rin kaming mapuntahan pareho noon. At yung mga supporters namin noon, syempre overwhelmed kami. Pasikat din kami, diba? Kasama din yun eh. Pero hindi siya naging ano, na naging kami na nawala na rin. Hindi rin parang, alam din namin na hindi pwedeng mawala yun. Kailangan namin alagaan dito. But who knew? Sinong may alam noon? Siyempre, si Mama. Alam ni Mama. Siya una ko sinabi. Tita Carla, ito, legal kami sa family history. Ah, okay. Alam kasi ako kasi sa amin lang. Nanligaw din ako ng isang taon sa kanya talaga nung after growing up. Talagang wala. Tsaka wala pa ako ng bago. So, tataksi pa ako papunta sa kanila. Tataksi ako pa uwi. Wow. Sa kamuning pa siya nakatira noon. Mm-hmm. So, talaga nanligaw ako ng hanang isang tao. Edi, ang galing na artista ni Mami Mi. Yes. Magaling talaga siya. Oo, kasi kahit siya mukhang hindi niya alam. Kahit siya parang hindi niya walang consent. Dahil Derekati, sila din na nagpapaalala sa amin na hindi dahil hinayaan namin kayo na maging kayo. Hindi nyo nagagawin yung kailangan yung gawin. Uh-huh. But was it difficult talaga not showing everyone na kayo while kayo? May mga nag-attempt ba na manligaw sa'yo? Kasi parang tinatago nyo eh. So, ibig sabihin, you're free. Kasi parang siyang naging open secret lang. Mm-hmm. Parang walang confirmation namin. But everybody knew na may something. Siguro nahiyalan sa lang magtanong na, so, ano nga. Pero parang may ganong understanding na, okay, medyo ano na, medyo layo na. Mararamdaman mo yung guys. Hindi, lalo na ako dahil, ano ako eh, hindi ko nilulubayan to eh. So, aral lang akong asong nakapalibot dito. Binakuran teritoryo ko to, pare. Maghanap ka ng iba dyan. I think it's also respect naman, di ba? Oo. Yun na nga, tama din si Catherine. Open secret. Pero dati, pag tinatanong, na kayo na ba? Ganun kayo. Hindi mo humang masagot, oh. Tatawa-tawa. Uy, sandali. When exactly in a Princess and I? Pagka-pack up po yan, Enang, sa sasakyan, sa Green Hills, to be exact. Sa tapat na isang fast food niya. Alam mo kung bakit? Kasi di ba, Princess and I, kayong dalawa ni Enrique, narrative-wise, ha? Yes, nang. Talagang, ano eh, parang yung role ni Enrique, ano nga ba yung, siya yung prinsipe. Si Jao po. Siya yung prinsipe, at saka siya ang dapat magkatuluyan. Ang laking problema namin yun. Ang laking problema kasi yung tao, ako sinasabi ko na Henry, talagang galit na galit ako, Henry, I told you, ganyan. Pero Inang, hindi natin mapigilan yung chemistry. Talagang gusto ng audience sila talaga. So, and I suppose it was because there was it real. It was also real. Sa akin, Inang, yung Princess Inay, mundo ko yun. Nagbabasa ako ng script. Pag alam kong may eksena sila, ganun. Nasaan yung eksena namin? Gagalingan ko to. Tsaka, proseso din ng panliligaw yung eksena namin. So, ginagamit ko rin siya. So, kaya siguro naging real sa mata ng mga tao. Dahil nandun pa, hindi pa niya ako sinasagot nung... So, dun sa mga pag may eksena, hanggang makainga. Ganun yung pakiramdam. Talaga, Diyos ko. Pagiging seloso ko eh talagang naging... Pero, yun o, kaya din siguro minahal ng tao yung tambalan namin dun sa Princess Inay. Dahil nga, totoo yung nakikita nila dun sa akin, sa portray ko kay Mika eh, di ba, sa kanya. It was real. Means, hindi na nga ako, as Daniel nga yung Princess Inay. Oo, grabe talaga. Yeah, so, something pala tayo. But what you said, di ba? Because...